If I were to rank kung ano yung pinaka mahirap na topics in audit theory, dalawa yan. Internal controls and substantive testing. Okay? Or test of controls and substantive testing. Yan yung ano yan, last board exam, no? Ang daming kinuha dito. Again, 50 items sa 50 galing sa audit theory. And marami dun sa 50 items, test of controls and substantive testing. So gusto ko dun tayo talagang matindi yung discussion natin dun, okay? So gusto ko makikinig kayo mabuti and try to understand as much as possible yung maituturo ko for today. All right? So let's focus on internal controls. Ayan, internal controls. Ayan. All right. So what are internal controls? Okay, in audit, again, meron tayo two parts yan, ha? Two parts yung internal controls. Internal controls. Papakita ko muna sa inyo kung bakit important yung internal controls. Okay, two parts yan. First is, we have understanding internal controls. Okay, understanding. So number one, yan yung first na gagawin mo in relation to internal controls. Number two is testing internal controls or TOC. Okay? And also, yung sinabi ko kayo na TOC and substantive testing, kahit sa actual real-life audit, yun yung karamihan sa gagawin mo. I should say, mga at least 70% of audit work, TOC and substantive testing, okay? For junior associates. So, ayun, mga papasasa nyo, mag-audit firms, yun yung karamihan sa gagawin nyo. Okay, for this meeting, magko-concentrate tayo sa understanding internal controls. Next meeting, testing internal controls tayo. Okay, when you say understanding, basically, we're trying to understand the design, okay, and implementation of the internal controls. Okay? While for testing internal controls, tinetest natin yung effectiveness of the internal controls of our client. Okay? So, two parts, ha? Understanding and then testing internal controls. So, yung makikita natin dito, yung output niyan is assess level of control risk. Kaya nilagay ko kayo na, di ba, sa audit risk formula, yung inherent risk during ano yan, risk assessment procedures. Dito naman, sa control risk, during understanding of internal controls, doon natin malalaman yung assess level of control risk. Ngayon, if yung control risk mo, okay? So, basta sinabi kong control risk, assess level ibig sabihin nun. Basta sinabi kong audit risk, desired level yun. Pag sinabi kong detection risk, acceptable level yun, okay? So, sometimes sa mga references, hindi na sinasabi yung assess, acceptable. So, yun yung mga i-assume nyo, right? So, for control risk, dalawa yung magiging output natin yan since i-assess natin yung internal controls ni client. Pag hindi maganda yung internal controls ni client, well, kailangan i-assess natin to at maximum level. Okay? At maximum level. So, ibig sabihin, the internal controls of the client are not effective. Okay? Pag naman, okay naman, no? Medyo effective naman yung internal controls ni client, iseset natin yung assess level control risk below maximum. Okay? So, ano yung importance yan? No? Important yan because pag maximum level, pag at maximum level, didiretso ka ng substantive testing. Okay? Diretso substantive testing ka. Okay? After mo na understanding, okay? And, ayan, actually, ito control is dito siya. More of a design implementation yan. Okay? Sa understanding. So, at maximum, diretso ka substantive testing. If below maximum, magte-test of controls ka muna. Alright? And then, substantive testing. Ang tawag dito, sa dito agad, doon sa maximum, ang tawag dyan, purely substantive approach. Okay? Purely substantive approach na audit. Okay? Purely substantive approach. Ito naman, ang tawag dyan, pag mag-TOC ka muna, combined audit approach. Okay? Okay? So, bibigyan ko muna kayo ng overview kung bakit important yung control risk ka. Ulitin ko. During understanding, the design implementation, which yung didiscuss natin for today, doon yung ma-assess yung control risk. So, assess level of control risk. Okay? So, if okay yung internal controls, iset mo below maximum yung control risk. Okay? If ganun yun, mag-TOC ka. This one. Okay? After mo TOC, substantive testing. Siyempre, mas konti na yung substantive testing na yan kasi nag-TOC ka na. Okay? While dito naman, since hindi effective yung internal controls,
inefficient pag tinest mo yung controls. Gets nyo ba? Hindi na nga effective yung internal controls, tapos itetest mo pa. Para saan yun? Hindi nagsayang ka lang ng oras, di ba? Inefficient yung audit. Diretso substantive testing ka, pero mas mataas, mas marami yung substantive testing mo here compared to here kasi nag-TOC ka dito. Okay? So, ito yung best approach sa audit. Mag-TOC ka muna and then substantive testing. Okay? Ayan. So, yan yung, ano, yan yung reason kung bakit important yan. Ha? So, let's go back here. Siyempre, kailangan alamin mo natin, sir, ano ba yung internal controls? Okay. Ito yung mga key points in internal controls. Number one, internal controls are processes. Alright. Processes, policies. Okay. And procedures. Okay. Ito by definition, ha? Internal controls are processes, policies, and procedures implemented by the top management and BOD. Okay. Top management and BOD in order to achieve the entity's objectives. Ayan, okay. So, internal controls, again, ito yung mga relevant points na sa definition of internal controls. So, these are processes, policies, procedures implemented by the top management and the board of directors in order to achieve the entity's objectives. Ibig sabihin pala, yung internal control, ultimately, gusto nating in-implement yan ng top management ng BOD ni client in order to attain or achieve the objectives of the entity. Okay. So, ano ba yung mga objectives na yan? Number one, first objective is the reliability of financial reporting. Okay. Again, ito yung mga objectives, ha, in order to achieve the entity's objectives. Okay, with regard to reliability of financial reporting, number two is to enhance, okay, enhance the effectiveness and efficiency, okay, efficiency of operations, okay, efficiency of operations, and number three is compliance with laws and regulations. Alright? Okay, so ulitin ko, ha? Ito yung objectives of internal control. Number one, reliability of financial reporting. So isulat nyo, ha? Mga sinusulat ko sa board, sulat nyo. Pero yung mga kwento ko later, huwag yun isulat yun, okay? Para hindi info overload, so more of appreciation lang yun. Pero yung sulat ko sa board, sulat nyan. Objectives of internal control. Number one, reliability of financial reporting. Number two, effectiveness and efficiency of operations. Number three, compliance with laws and regulations. Now, from the point of view ni client, importante lahat yan ng internal controls, ng objectives yan sa point of view ni client. Sa point of view ni auditor, tingin mo ano yung pinaka-important sa tatlo na yan? Point of view ni auditor. One, two, or three? Ha? One, two, or three? Objective number one. Okay, because si auditor, syempre, dun tayo concerned sa financial reporting, dun sa FS ni client. Okay? So, among these three objectives, yung pinaka-important for the auditor is the reliability of financial reporting. Ibig sabihin, maraming internal controls si client. Pero ang important kay auditor is internal controls that are related to the financial reporting of the client. Gets? Okay. Next is, ayan, syempre, hindi nyo pa masyadong na-appreciate yan. Pupunta tayo dito. Sir, paano ginagawa yung understanding the design and implementation of the internal controls? Okay, so, di ba, last time, nagbigay na ako ng example sa internal controls. So, nabi examples ko nun? Kalimutan ko na binigay ko examples. Let's say, yung check, nag-issue ka ng check eh. Okay, so, dalawa lagi yung signatories. Tama? Internal control yun. Kasi hindi basta-basta pwede mag-issue ng check. Dapat approved by two authorized individuals. Right? What else? Yung sinabi ko na bank recon every month. Oh, internal control yun. Kasi makikita mo kung talaga ba nagmamatch yung, ano mo, yung cash mo. Diba? Adjusted cash balance. Talaga bang correct yung adjusted yung cash balance mo. What else? Yung everyday nag-deposito ka sa banko. Siyempre, yun naman security naman ng cash. Tama? Okay, yung mga examples ko na internal controls last time. Pero ngayon, siyempre, mas extensive tayo. Alright? So far, ang ginawa, ang natutunan natin is last time, syempre, na-understand na natin yung business ni client, okay? And then, yung environment, yung inaral natin last time. Sige, dagdagan natin yung example natin. Let's say, okay,
ano ka naman, ha? Instead na, ano na ba yung mga naging example sa ating audit firm? SGV, KPMG, PwC, P&A naman, okay? Punong bayan ng Arawalo naman. Para represented lahat ng audit firm, para wala magtampo, ha, di ba? So let's say, siyempre, napasa mo na yung board exam for ano, ha? Siyempre, sa pinakal ka nag-review, pumasa ka ng board exam, di ba? So nag-join ka ng audit firm, P&A, okay? And they in-assign sa'yo si BDO. Ayan. We find ways. Ayan. Si BDO. So, bangko. Alright. Ano ulit yung first step? Aba, syempre, kakapasa mo ng boards. Sa planning, hindi ko masyadong involved sa planning. Ano? Pero syempre, dahil gusto mong prepared ka pagdating sa field work, sa audit, inaral mo yung ano, may training muna. Di ba? May 2 weeks na training. Ganyan. Syempre, hindi enough yung training. So, nag-ano ka pa. Nag-self-study ka. So, inaral mo si BDO. No? So nakita mo, na-figure out mo na, okay, obviously, alam natin na si BDO, nasa banking industry siya, tama? And then, dinownload mo yung FS ni BDO, so inaral mo siya. Napansin mo, ay, ang may-ari pala ng BDO, yung C family. Ayan. Okay, Henry C family. Ayan. Si Henry C family, okay, obviously, alam natin, own nila si SM Investments Corp. Ayan, SM. Everyone knows SM. Si, syempre, Henry C. and family yung may-ari niyan, okay? Si SM Investments Corp, owned niya si BDO. Ayan, 45%. Okay, and then si BDO under niyan, merong BDO Private Bank. Okay, merong BDO Network Bank. Marami actually, merong BDO Capital. Yun yung mga subsidiary ni BDO. Ay, yung mga drawing ko, yung mga draw ko na yan, yung mga kwento ko, huwag yung naisulat niyan, ha? Makinig na lang kayo sa akin. Okay. So, syempre, inaral mo yan. Bilang gusto mong mag-perform din sa audit, as a junior associate, inaral mo siya. So, nakita mo yung structure basically ni BDO. So, ganyan yung business structure niya. Nalaman mo din na si BDO, kumikita siya from, ano ba? Saan ba kumikita si BDO? Okay. Mostly from lending. Okay. Kumikita siya from lending. Papautang siya. Kumikita siya ng interest. Right? And then investment banking, okay, particularly yung BDO Capital. Okay, and then from wealth management and advisory. Ayan, so yan pala yung sources of income or revenue ni BDO. Okay, so obviously pinaka-bulk dyan is yung lending. Ayan, so yun yung mga una mong gagawin sa audit. Siyempre, aralin mo yung industry. Nalaman mo na, siyempre, ang mga kalaban yan, si Metrobank, si BPI. Hindi ko alam kung sino yung pinakamalaking banko ngayon, kung si BDO pa rin. Sila, si BDO pa rin ba? So, let's say, sila pa din yung largest. No? Siguro in terms of number of branches, in terms of assets, hindi ako sure sa revenues. Pero I think, in terms of branches, marami yan. And then, nalaman mo din, si BDO pala, hindi lang sa Philippines may branches, no? Meron din pala siya sa Hong Kong and Singapore. Ayan, ano pa? Dinownload mo yung FS niya, no? Syempre, nag-perform ka ng risk assessment procedures, no? In-understand mo yung environment. Tinignan mo yung FS, no? So, syempre, ako na yung masusulat kung how much yung nasa FS niya. So, dinownload mo yung 2019 FS ni BDO. Syempre, gusto mo aralin in advance kung ano yung important items. Nakita mo dun sa income statement niya. Income statement, meron siyang interest income. Okay, interest income. How much? 160 billion. Billion. Yun yung income niya or interest revenue niya. And then sa presentation pala, sa banko, huh? Ang presentation pala doon, instead na, di ba, meron ang normal natin, na for example, manufacturing, meron tayong sales, minus cost of sales, gross profit. Sa banko, iba naman ang presentation. Sa pinakataas, may interest income ka, less interest expense. So, ganun pala yung presentation sa bank. Interest expense, 40 billion, yung net interest expense, or net interest income ni BDO noong 2019 is 120 billion. Minus OPEX, minus tax, yung profit ni BDO noong 2019, 44 billion. Okay, B. Okay, 44 billion. And then, chinek mo rin. Okay, so yan yung income statement, sir. Ha? Tinignan mo rin yung balance sheet ni BDO. Okay? Nakita mo doon, may two large items. Ha? Yung isa, loans receivable. Ayan, 2.2 trillion. Trillion, letter T, hindi B. Okay, so check nyo siya, 2.2 trillion yung 2019 FSC BDO. Sa liability side naman, obviously loans receivable yan, so asset yan, tama? Sa liability side, ang tawag naman dun, deposit liabilities.
Okay. Deposit liabilities, 3 trillion. Ayan. Ah, sorry. Hindi pala. Total assets pala yung 3 trillion. Yung deposit liabilities ni BDO, 2.5 trillion. Ayan. Total assets, 3 trillion. Okay. Siyempre, inalam mo na rin agad yun before pala mag-start. Kasi readily available naman yung FS ni BDO. Okay. So, inalam mo na. Inaral mo na agad. Okay. Na-assign ka sa isang branch. Ayan. So, na-assign ka sa isang branch. So, let's say, field work na. Okay. Field work. Ready ka na. Nag-training ka na. Nag-risk assessment procedures ka na, inaral mo na lahat, yung FSA BDO. So, pupunta ka na ng bank. Okay, ang next natin gagawin after that is understanding the design and implementation of internal controls. Ito actually isa sa mga favorites ko sa audit work, no? Kasi ang dami mong matututunan dito. Kasi kailangan mong malaman yung, ano, yung lahat ng proseso dun sa isang company, no? And again, inyong, for me, yung pinaka na-appreciate ko yung pag-understand ng mga processes. Aside dito sa pag-understand ng business, no, yung pag-understand din ng processes. And you know na pagka-bangko, syempre, ano yan, heavily regulated yan by BSP. So later, i-discuss natin siya. Alright, and okay, so diretso na tayo sa, ano, so nag-fieldwork ka na. Mapapansin mo, class, yung mga, paano malaman kung auditor yung makasalubong mo? Ha? Paano malaman? Okay, pag naka-backpack yan, malaking backpack, most likely laman laptop, okay? Tapos mukhang stress, ayun, auditor yan. Okay, kasi pag mag-fieldwork ka, pupunta ka sa client eh, di ba? So actually, iba-iba yan klase. Pwedeng ano eh, paswertihan din yan. Kasi for example, may mga client na hotel, no? Nakakaingit nga yung mga naging kasama ko sa SGV dati. Kasi nagpa-assign sila sa parang mga hotel naman na clients. Kasi umutas sila ng Palawan, ng Bora, kasi doon yung mga client eh. So libre sila ng ano, accommodation doon. Tapos, obviously, nasa malayang lugar sila. Ibig sabihin, hindi sila monitored ng mga nila, ng mga superior nila, di ba? Tapos masarap pa yung pagkain, ganyan. Ngayon, pag in-assign ka sa banko, expect na pag bank yung client mo, diyan ka na sa Makati or sa BGC. Kasi yung mga major banks nandiyan eh. Tama? So most likely hindi ka pupunta ng probinsya. So may mga pros and cons yan. So ayan. Anyway. So again, depende sa industry na i-assign sa isa ka, ano, sa audit firm. Okay? So ayan. Siyempre, kwentuhan lang muna tayo. Mamaya tayo magsasagot. Okay. Yung steps dito, okay, to understand the design and implementation of internal controls, titignan mo muna yung mga important na processes. Sa banko, maraming process eh. Okay? Pero nag-identify lang tayo ng three processes. Okay? Three processes. Okay? Number one, para ano tayo? Para familiar tayo dun sa processes, yung pinakasimple na lang. Okay? So, tingnan mo muna yung una natin na-identify na process is deposit. Okay? Pagde-deposit. Alright? Again, gusto natin malaman yung design, ha? Yung design of the internal controls of the client. Okay? Ano ba nangyayari sa isang deposit? Step 1. Okay, so imagine nyo, nasa banko kayo. Step 1, ano gagawin mo? Siyempre, mag-ano ka muna. Step number 1 is accomplishment of deposit slip. Okay, accomplishment of deposit slip. Ayan, yun yung step 1. Tama? So, pag na-accomplish ka ng deposit slip, ano nilalagay mo doon? Diba? Andun yung nilalagay mo account number, yung account name, amount, date, ano pa? Yung breakdown ng bills, tama? Sa BDO, ganun eh. For example, 1,000, ilang 1,000 yan, etc. Talagay mo doon yun, tama? So, after nun, ano yung step 2? Step 2 dito is, syempre, nandun ka na sa, ano, sa cashier, tama? So, step 2, validation and processing. Validation and processing. Okay? So, yung validation and processing na yan, ano yung, syempre, bigay mo yung deposit slip dun sa teller, okay? And then, bibigay mo yung cash, tama? Siyempre, ang gagawin ni teller, una, i-access niya yung system niya. Actually, ang tawag doon sa banko, no? Pag nag-audit ka ng bank, ang tawag doon, CASA system. Ibig sabihin ng CASA is just a current account savings account system. So, i-input na din yung account number. Makikita kung existing ba talaga yung pagde-depositohan mo. It's a form of internal control. Tama? So, ang point dito, class, sa audit, no? I-identify mo yung processes ng yung client mo, in this case, yung BDO, yung client natin, no? Na-assign ka sa isang branch. And then, habang iniintindi mo yung processes, tinitignan mo rin yung mga internal controls. So, yung ginawa ni teller na yun is a form of internal control. Kasi, if hindi nag-exist yung account, yung may account number na yun, or yung account holder na yun, obviously, hindi mo po-push through yung transaction. Tama?
So yun yung ginagawa ni Taylor. Titingnan niya muna sa system kung existing yun. Ano pa yung mga internal controls ni Taylor? Imagine niyo sa bangko ko. Ang gagawin niya, iko-compare niya yung cash na na-receive niya sa'yo. Tama? Ilalagay niya sa cash counter machine. Ano? Di ko lang tawag doon. O let's say, cash counter machine. Di ba? Bibilangin niya yun. Tama? And then, the teller makes sure na, ano siya, consistent siya dun sa deposit slip. Okay? Before niya, ano, before niya i-credit dun sa account holder. Tama? What else? Ano pa yung, ano, di ba minsan hinihingi pa ni teller yung passbook. Di ko lang kung napapassbook kaya. So, medyo old school yung passbook kaya. Siyempre, online naman yung usually ginagamit natin. Pero, let's say, ano siya, let's say, hinihingan ka ng passbook. So, to make sure na talagang, ano, existing yung na hindi fictitious yung pagde-deposit mo or whatever. So, yun yung example ng validation and processing. Step 3. Okay. Step 3, yung gagawin naman ni cashier, or ni teller, pumapansin nyo minsan na-interview ko yung mga teller, ano, pag wala akong magawa, pag matagal yung ginagawa nila na, ano, sa bank, no, in-interview ko sila, parang, anong oras ba kayo umuwi? Okay? Usually, late na sila nakaka-uwi. Okay? Di ba, usually, nag-close yung box mga 5 p.m., no? So, nakaka-uwi na sila mga 7 or 8 p.m. because meron silang end-of-day procedures. Okay? Yung end-of-day procedures nila, basically, meron silang reconciliation. So, cash reconciliation. Ayan. Yung cash reconciliation, kung i-imagine mo sa accounting standpoint, parang may beginning balance yung cash, pa-plus niya lahat ng deposits, tama? Minus lahat ng withdrawals. Okay? Para lang maging simple, ah, minus withdrawals, yun yung ending balance. So, yung ending balance na yan, siyempre, yun yung dapat yung cash on hand ni teller. Tama ba? Does that make sense? So, bibilangin niya yun. Dapat, ano yun? Dapat match siya dun sa records. Tama ba? It's a form of, also of, it's also a form of internal control. Tama? So, dapat match yung na record dun sa hawak niya. Okay? Yun. So, basically, yung ginagawa niya. And, lastly, okay, step number 4, is, so sinimplify ko na lang yung process para lang ma-imagine nyo, okay? Is journal entry. Yung mga transactions na yan with a customer, with account holders, meron siyang journal entry. And obviously, because deposit yan, okay, meron debit cash, okay? Debit cash si banko, ano yung credit? Sipin mo mabuti. Pag nag-deposit ka sa bank, okay, nag-deposit ka, ano yung, ano doon, ano yung credit ng banko? Liability. Okay, nag-deposit kayo, yung pera mo nasa banko, tama? Debit cash, credit, deposit, liabilities. Kaya kung titignan mo yung liability section ni banks, ni BDO, ang laki ng deposit liabilities, di ba? Magkano sinulat ko kanina? 2.5 trillion, tama? Yun yun. Ibig sabihin, yun lahat na nakadeposito kay BDO. Kuha nyo? Okay, so yun yung makikita natin. As you can see, sa dulo, meron siyang effect dun sa financial reporting sa FS because of this journal entry. Iyon yung ibig sabihin nito. Concerned tayo dun sa processes, sa controls ni client na may epekto sa financial reporting. Hindi lahat ng internal controls ni client may effect sa financial reporting. Bigyan ko ng example. Let's say, every 9 a.m., okay, may armored car na pupunta sa BDO. May dalang pera. Okay? Di ba yun yung mga bit-bit nila para mga coins yun eh. Hindi ko alam kung napapansin nyo. Every 9 p.m. or every 9 a.m. yun, okay? Or let's say, siyempre, si security guard, inspect mo na yung ano mo, yung dala mo, di ba? Before you can enter the bank's premises. Yun, mga internal controls yun, tama? Pero tingin nyo ba yung internal controls na yun may effect sa FS? Wala, okay? Kaya hindi concern ni auditor yun. So, ang pipiliin lang ni auditor, yung mga processes, okay, na may effect sa FS. In this particular case, yung deposit, meron siyang epekto sa FS. Okay? Ayan, yung first. Ayan. Yan yung first na identify natin na process. Yung second naman, withdrawal naman. O, mas mabilis na ito kasi opposite lang naman yan. Obviously, sa withdrawal, step one dyan is mag-accomplish ka ng withdrawal form. Tama? Ibang banko, parang two copies. Sa video, parang isa lang yata. So, ayan. Mag-accomplish ng withdrawal form. And then, lalagay mo doon, account name, account number. Pag sa teller, yung validation and processing ni teller, pag mag-withdraw ka, hihingin nyo ano mo, yung if may ATM ka, okay, or passbook, minsan hihingan ka pa ng valid IDs, okay, para malaman na ikaw talaga yung nag-withdraw na yun, tama? It's a form of internal control, tama? Okay, what else? And then, syempre, meron din siyang ano, makaka-apekto din yung sa cash reconciliation, sa end-of-day procedure ni
ni Taylor, okay? And then may isa pang ano diyan, may isa pang policy pagdating sa withdrawal. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-withdraw, mayroong policy yan eh. For example, ang withdraw mo is 5,000 and below. Okay? Pwedeng ano na yan, si Taylor na yung magde-decide for that. Okay? Pag below 5,000 yung withdraw mo, okay na yan. Si Taylor na yung mag-a-approve dyan. So, siya lang. Alright? And then, pag naman 5,000 to 50,000 or more than 5,000 to 50,000, 5K to 50K, kailangan ng signature ni ano dyan, ni branch service head. Okay? Iba-iba tawag, pero let's say super branch supervisor. Yun ang tawag natin, branch supervisor. Okay? Branch supervisor. Okay. So, let's say ako mag-withdraw sa video. Ha? Pag ganyan yan, 5 to 50K, kailangan ng pirma na ng branch supervisor. Minsan ba, pag nandun kayo sa bangko, no, di ba, parang tinatawag minsan ng teller yung manager, supervisor manager nila. Ano yung sabi ng teller? Parang, override please. Ayun, mabisado ko na yan. Override please. Ayan. So, kailangan nun. Tama ba? Internal control yan eh. Tama? Kasi pag nag-exceed sa amount na yan, dapat may authorization from higher authority. Okay? Which in this case, yung branch supervisor. Pag naman 50K to 100K, okay, yung class, huwag nyo na isulat to. Makinig na lang kayo. Ha? Makinig na lang kayo sa kwento ko. Okay? Kailangan naman yan ni pirmahan ni manager. Ayan, ni branch head or ni branch manager. Kung ano man tawag sa kanila sa bangko. Okay. Yes, 50K to 100K. Pag naman more than 100K, okay, so 100K and above, ayan, kailangan pirmahan niya ni supervisor and manager. Nakuha niyo? Okay, so yan yung mga internal controls. Nakita niyo sa bangko, ito yung mga internal controls. Tawag natin dyan, syempre, authorization. Okay? Hindi basta-basta si teller mag-a-approve sa lahat ng amounts. No. Kailangan may approval yan ng higher authority. Kuha niyo yan. And then, same process, step number 4, ano yung journal entry dyan? So, nag-withdraw ka. Syempre, credit cash, tama? Credit cash, ano yung debit mo dito? Debit, deposit liabilities. Bawas yung liability mo dun sa customer mo, tama? Ibig sabihin, yung second process na identify natin, which is withdrawal, belongs to this objective number 1. Meron din siyang effect to our financial reporting. Okay, so last one na. Medyo mahaba lang ang kwento ko ngayon kasi yung mga students, ang tendency, pag test of control substantive testing, minememorize lang yung ano, hindi lang naiintindihan. Okay, yun yung ayoko. Okay, gusto ko maintindihan niyo yung lesson to kasi significant siya sa board exam. Okay? And erase ko na ito, ha? And erase. Okay. So, nag-identify pa tayo ng isang process. Yung third process na na-identify natin is about... Asa na yan? Okay, it's about... Wait lang, ha? Ayan. Loan. Okay, credit. Loan or credit guarantee. Loan application. Ayan. Loan application. Okay, pwedeng car loan or housing loan. Ayan, may isang process tayo na-identify, no? Car loan and housing loan. Well, basically, nalalaman natin yan. Ano yung mga procedures na ginagawa natin dyan? Inquiry. No? Nag-i-inquire tayo sa teller, sa supervisor, sa manager. Ano pa? Observation. No? Titignan natin yung galaw ng customer. Kung talagang ganun nga ba yung nangyayari. Okay? So, yan yung ginagawa. Let's say yung third process natin is loan application. Yung first step dito is step number 1. Okay. Accomplishment of loan application form. Okay? Loan application form. Ayan yung step 1 na gagamitin ni ano, yung mag-borrow. Okay? Siyempre, iba-ibang requirements yan. Pag nag-accomplish ka ng form, let's say, corporation ka, hihingan ka ng mga ano yan. Incorporation paper, certificate of registration, siguro ITR, or whatever. Pag individuals ka naman, pag individual ka, siyempre, iba din naman yung requirements mo. So, yun yung step 1, no? Accomplishment of loan application form. Let's say si customer nag-ano siya, nag-a-apply siya for housing loan. Ayan. Step number 2. Okay? Credit investigation. Ayan. Credit investigation. So, nung nagpasa ng form si customer, na-imagine nyo ba sa bangko kayo? Imagine nyo nasa bangko kayo. Ha? So, nagpasa ng form si customer, ang next step is credit investigation or CI. Di ba? Narinig natin yung CI. So, napapansin nyo ba yan? Parang may pupunta sa bahay nyo, i-interviewin yung parents mo, titingnan yung bahay nyo, titingnan yung sasakyan nyo, or whatever, background check, okay? Yung iba, ang ginagawa, since housing loan yan,
Si-check yung bahay, yung lupa, mag-appraise. Okay? May mga appraisal, ano yan, mga partners, companies, yung mga banko na yan. Usually, mga 2 weeks yung mga credit investigation na yan. Okay? That's step two. Step number three is deliberation by the audit, by deliberation by credit committee. Okay? Deliberation by credit committee. Okay? So, tapos na yung credit investigation. Yung credit investigation, internal control ba yun? Yes, of course. Di ba? Malaman mo talaga may capacity to pay si borrower. Tama? Existing talaga si borrower. Kasi syempre, since nagbabaro yun, ultimately, magdi-disburse ka dun. Di ba? Mabibigay ka ng cash dun. So, kailangan, very important yung credit investigation. Deliberation by credit committee. Okay? So, syempre, may isang committee na magdi-deliberate kung ano yung kung talaga bang ano credit yung credit worthiness, okay, mag-i-approve ba natin yung application niyan or hindi, and then i-check mo rin usually ang 80% usually ang value na binibigay, up to 80% pwede mas mababa diyan. For example, in-appraise yung bahay mo, appraised value is 1 million. Hindi lahat yun i-add sa'yo, ipapautang sa'yo, right? Pwedeng basta ang maximum is 80% or 70%. So let's say 800,000. So yung credit committee yung bahala doon. Ngayon, depende yan. Parang kanina sa withdrawal, depende rin yan sa amount. Okay? Pag ano, certain amount, for example, ano lang, 500,000 and below. Ito sa research ko lang to, ha. 500,000 and below, yung magsasign, vice chairman and one of the members of the credit committee. Laging dalawa yung nagsasign sa approval. Hindi pwedeng isang tao lang. Is that a form of internal control? Yes. Okay? Pag naman up to 5 million, ang magsasign naman doon, president, vice chairman, and member. Okay? Pag naman mas mataas sa 5 million, magsasign chairman, president, vice chair, and member. Okay? So, ganun siya. Pag mas mataas yung binaborrow, mas maraming signatories. Is that a form of internal control? Of course. Okay? Yes. And then, last one, or step number four is, syempre, yung loan processing and grant, loan processing and disbursement. Okay? Yun na yung actual na pag ano mo na pag bigay mo dun sa ano ng pera dun sa borrower, pwedeng i-direct deposit mo dun sa bank account niya, pwedeng ganun. Yun yung next step, okay? Yung pag ano na actual disbursement dun sa borrower. And number five is okay, yung number five natin diyan is may journal entry na naman. Okay, sige, isipin niyo ni journal entry dito. Syempre alam natin yung credit cash, okay? Credit cash. Alright? Ano yung debit? Nagpa-utang ka, you have a receivable. Sa banko, ano yung tawag doon? Loans receivable. Debit, loans receivable, credit cash. Okay? So, doon naka-encounter na tayo ng dalawang accounts. Yung isa, deposit liabilities. Whenever magde-deposit sa'yo, may utang ka sa customer, basically, no? Ngayon, may loans receivable ka. Diyan kumikita si banko. Hindi sa mga deposit na yan. Well, sa deposit din kasi, yung deposit mo sa bank, ini-invest nila somewhere yun eh. Pero yung bulk ng kinikita nila is from loans receivable, from the loans, okay? Kasi every end of the year, mag-a-accrue ng interest yan, tama? So let's say, debit, interest receivable. Okay, so may konting accounting tayo dito, ha? Credit interest income. Ayan, yan ang income ni banko. Okay, may interest income siya, tama? Yan yung nakita, di ba? Sabi ko kanina sa video, chine ko yung 2019 report nila. May interest income na sa 160 billion. So mas marami na pinapautang si BDO. Okay, mas malaki yung kinikita niya na interest income. Yan talaga yung major source of income ni BDO. Alright? So, ayan. So, in short, yung pinakita ko sa inyo na yan, iyan yung gagawin nyo in actual audit. Pagkatapos ng understanding of the business, iyan na, understanding of the processes, understanding the design and implementation. Now, iyan gagawin mo yan, again, mag-i-inquire ka, mag-i-interview ka, pwede kang humingi ng manual from the management. Pwede mo sabihan yung manager na, pwede ba akong humingi ng ano, kung ano yung complete process nito? Okay, yun yung design. Pero yung implementation, syempre, hindi naman basta yun yung nasa design. Familiar ba kayo sa flowchart? Pinagawa ba kayo ng flowcharting nung undergrad nyo? Iba yun yung boring, yung maraming symbols na gano'n, di ba? Iba-iba. Actually, sa undergrad, no? Kasi group work naman sa amin yun, may isa lang kami tigagawa ng flowchart. For me, sobrang boring yun. Pero sa audit pala, ginagawa pala yung flowcharting na yan. Kasi yun yung documentation mo, yung understanding mo of the design. Okay? Pero imagine na nag-flowchart ka, o kaya binigyan ka ni management, yun yung design. Pero hindi necessary na yun yung implemented. Nakuha niyo yun? So by design, yun. Pero paano mo malalaman kung implemented?
kailangan mong i-observe and then tingnan talaga kung ginagawa talaga ng mga ng teller, ng supervisor and manager yung naka-design, right? Yun yung design and implementation of internal controls. Again, yung point dito is, ang ginagawin mo sa audit, tingnan mo lahat ng processes na important, not all processes, only processes or controls that have an effect to financial reporting or effect to FS. Yung may mga journal entries na yan. Alright. Okay, so next is, ayan. So, next is, ano ba ako? Ito, very important, no? Very important in audit, in internal controls. Meron tayong di-discuss na. So, kasi nga, medyo napahaba yung ano ko ngayon, ha? Yung kwento ko ngayon, ha? Kasi, again, gusto ko mas maraming discussion natin sa mas mahaba yung discussion natin pagdating sa internal controls and substantive testing. Okay. Pero ito na yung last portion, no? Last portion is discussion of components of internal control. Okay, very important. Components of internal control. So, pag binasa mo yung PSA mo, makikita mo to. Number one, okay. Ano yan? Meron akong acronym dyan. Akala nyo, ha? Acronym na dyan is CRIME. Ayan. Okay, CRIME. Number one is C is for control environment. Okay, ito, medyo isulat nyo to, ha? Kanina kahit okay na, kahit hindi isulat yan. Environment. Pero for this one, isulat natin. When you say control environment, this means overall tone of the organization. Okay, overall tone of the organization. Okay, this is also the commitment level of top management and BOD. Nababasa niyo ba yung sulat yung class? Okay ba? So, control environment means is the overall tone of the organization and the commitment level of top management and BOD. Okay. Siyempre, apply natin yung example natin, which is BDO. Sir, ano ibig sabihin ng control environment? Basically, yun yung commitment ni board of directors and in top management in implementing and enhancing the internal controls. Okay? So, paano natin malalaman yan, sir? So, basically, yung components na yan, basically lang yan, yun yung mga i-co-consider mo, okay, to determine or to assess the control risk. Diba? Ang goal natin, malaman natin kung high level ba yan or maximum level or low level yung control risk. Ina-assess natin. And one of the areas that you have to assess is the control environment. Ang tawag mo dyan yung mga components of internal control. Number one is control environment. So, chinek mo, okay? Chinek mo yung composition of board of directors ni BDO. Okay. So, si BDO. Naguluhan ako. BOD ni BDO. Okay? Okay. So, si BOD, board of directors ni BDO, meron pala siyang executive committee. Okay, executive committee. Ayan, when you say executive committee, sino yung top management? Sino ba yung chairman niya ng BDO? Teresita C. yata yung pangalan, okay? I don't know kung pang ilang anak siya niya, no? Ni Henry C. Basta Teresita C. yung pangalan niya. Alright? Okay, tama. Teresita T. C. Ayan, siya yung chairman yan. Yung executive committee, yan yung top management. Okay? Or, sorry, yun yung highest position sa BOD. Yan yung chairman, okay? Chairman of the board, vice chairman, and so on. Okay? And then, tinignan mo rin, meron din silang audit committee. Okay. Basically, yung audit committee, yan yung in charge with the financial reporting and internal controls of BDO. Okay. Financial reporting and internal controls. Dito pala, makikita mo na merong separate committee, yung BOD nila, that is in charge with the internal controls of the client. So, actually, masasabi mo, sa component na control environment, okay si BDO. Meron siyang sariling committee, audit committee. Okay? And under audit committee, nandiyan na rin yung internal audit team. Tama? May internal audit na rin dyan. So, yun yung ibig sabihin ng control environment. What else? Pag tinignan mo siya, meron pang corporate governance committee. Okay? Corporate governance committee. And then next one is meron siyang risk management committee. Okay? Risk management committee. And then yung isa pa is IT steering committee. Ayan. So tingnan ko lang yung annual report ng BDO, yung nakita ko. So if I were an auditor, no, associate, so mapapansin ko diyan pa lang, okay? The fact lang na may ganyan yung BOD ni BDO. Masasabi ko na okay yung control environment ni BDO. Okay? Masasabi ko as of now,
yung control risk ng video is low. It's very low. Okay? Next component of control risk is what we call, nasa na ba ako? Okay, risk assessment. Okay, risk assessment. And so, i-copy mo to, no? Risk assessment. Okay, when you say risk assessment, this is the management's identification and assessment of business risks. Business risks. Okay. Take note, ha? When you say risk assessment, sa client side to, ha? hindi sa point of view ni audit, ha? Ni auditor. So point of view ni client yan. This is the management's identification and assessment of business risks. Okay, hindi audit risk, business risk. Ano ibig sabihin ng business risk? Well, basta related dun sa revenue and expenses ni BDO, okay? Actually, ang magandang example dito, no? Yung management identification assessment of business risk. Pagka naging bangko yung client mo, no? Exposed sa different types of risk. Can you give me an example of risk pagdating sa bangko? Isip kayo. Ano rin siya? Sa mga related sa financial ratios. Number one is credit risk. Okay? Number two is ano pa? Liquidity risk. Baka naman napaparami na yung pautang natin, di ba? How much ulit yung kanina? Yung loans receivable ni BDO as of 2019 is 2.2 trillion. Yung liabilities niya 2.5. So mas marami yung liabilities niya than yung loans receivable. Oh, factor din 'yon. Okay ba yung credit risk or liquidity or yung credit and liquidity ni BDO, baka masyado ng risky. Okay, what else? If i-audit niyo yung bank, may maririnig kayong, actually dito pala, no, isa sa mga committee niya, no, ni BDO is risk management committee. Iyan yung ano nila, iyan yung function nila. So basically yung mga risk management committee na yan, ina-assess nila yung credit risk, liquidity, okay, market. Okay, forex, kasi may mga dollar accounts yan, eh, di ba? So may mga forex din yan, right? Forex, mga examples na to, kaya din yung sulat yan, okay? And this one, ano siya, ito maririnig nyo dito sa mga banks, no? Meron tayong tinatawag na value at risk or VAR, ayan, value at risk. So basically, yung mga banko na yan, ibig sabihin ng value at risk, pag may nag-iba, okay, sa isang variable, ano yung epekto niya dun sa net income ni banko? Ano ba yung makaka-apekto sa net income ni banko? Anong variable yun? Pinaka-makaka-apekto is interest rate. Okay? Pag tumaas, ano yung better sa banko? Tumaas or bumaba yung interest rate? Well, pag tumaas, syempre, mas mataas yung pwede nila i-charge na interest from the customer, for example. Okay? So, dapat sakto lang. Hindi masyadong mataas, hindi masyadong baba. But anyway, pag masyadong mataas naman yung interest rate, konti naman yung babaro sa'yo. Does that make sense? So, merong pros and cons yan. May tinatawag tayo sa banko na VAR or value at risk. It means, okay, so pag tumaas ng 1% yung interest, ito yung epekto sa PNL ko, sa income, sa net income or net loss ko. Pag bumaba naman ng 1%, ito yung epekto niya. Kumbaga, sensitivity analysis. So, pini-perform yan ni bank, ni mga bank. Lahat ng banko actually. Kasi ano siya eh, dahil dun sa global financial crisis ng 2008, hindi ko alam kung ano ginagawa niyo 2008, basta ako, ano yun, second year ako nung college noong 2008. Ano ginagawa niyo 2008, ha? Siguro ano kayo nun, baka ano, high school or elementary. But anyway, so alam niyo naman yung financial crisis. Because of that, mas naghigpit sa mga banks, eh. Okay? And because of that, inintroduce din yung tinatawag na Basel III. Baka naririnig niyo yan or nababasa niyo sa mga news. Yung Basel III na yan, ano siya, ganito yung concept niya, no? Hindi mo kailangan yan, ha? Gano lang ako, nag-story lang to, no? Yung Basel III na yan, yung Basel, isa place in Switzerland yan, no? Yung Basel III, in-impose yan sa mga banko, sa mga central banks ng different countries. And one of participating central banks is the Central Bank of the Philippines. Ngayon, kailangan natin mag-follow sa tinatawag na capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio ni under Basel III. Okay? Obviously, 3 yan kasi may version 1, may version 2. Ibig sabihin ng capital adequacy ratio, parang yung mga banks, meron silang kailangan na i-maintain na certain amount of equity or capital. Alam naman natin yung equity is assets minus liabilities. Tama? Ngayon, meron silang
ano, maintaining ratio. Hindi lahat pwede nilang ipautang, okay? Meron silang reserves or capital adequacy ratio. Yun yung Basel III. So actually, si BSP, nire-require niya lahat ng banko sa Pilipinas na mag-comply dito, okay? Yan ang isa pang example ng risk assessment. As we know, since si BDO, meron siyang risk management committee na in charge with this, no? Assessing business risks. Hindi yan related sa audit, ha? Lahat yan related sa business, okay? Related sa PNL ni BDO, okay? So it means, masasabi natin, when it comes to risk assessment procedures, okay si BDO, tama? Pwede natin sabihin na mababa yung control risk niya so far. Alright, number three is, okay, number three is information and communication systems. Okay, information and communication systems. Okay, ano siya? Ito yung definition niya, na kasi pag nag-rely ka sa definition, di mo naman maintindihan, eh, di ba? So, information and communication systems, this means that this is the means of recording transactions and communication responsibilities. Okay. Yan ang problema sa audit theory, eh, di ba? Pag nagbasa ka ng PSA, parang, okay, so ano ibig sabi ng means of recording transactions and communication responsibilities? Actually, ang isang example niyan is accounting system. Accounting system, okay? Okay, so chinek mo yung accounting system ni BDO. Si BDO, meron siyang ilang branches ba all over the country? Meron siyang 1,400 branches. Imagine if ikaw yung accountant niyan, tama? Magpre-prepare ka ng FS, no? Combined FS. So, aralin natin yan, di ba? Home office and branch. Okay? So, 1,400. Oh, good luck sa'yo. Paano magagawa yan, di ba? Kaya may mga sophisticated accounting system na tayo today. Okay? Naririnig nyo ba yung SAP? Okay? SAP ERP ang pangalan. SAP, when you say ERP, Enterprise Resource Planning, accounting software. Okay? This is an accounting software. Ganito lang siya. Alam natin sa for academic purposes, ang inaaral natin, manual accounting system, di ba? If you know yung if you remember yung accounting process, meron tayong ano yan? Identifying a transaction, tapos journalize, lalagay natin sa ano ba yun, ledger, prepare trial balance, post closing, prepare FS, etc. Yun, inaaral natin yung manual para ma-understand natin yung foundation ng accounting. Pero syempre, in real life, wala lang ganun, di ba? Syempre, pag ano ka, pag lalo sa malalaking clients, meron silang mga accounting software. Ito yung pinakasikat sa malalaking clients, SAP. Okay, maririnig nyo yan usually yung SAP. Okay? And meron, naririnig nyo din ba ito? Yung QuickBooks. QuickBooks. O yan, yung mga may ano dyan, yung mga maliliit na businesses dyan, yung mga maliliit kayong businesses, meron mo nito, free to download yung QuickBooks na yan. Ito naman para sa mga, yan, mga small businesses, okay? So, ang ibig sabihin yan, ito yung automated accounting system. So, imagine yung 1,400 branches na yun. Hindi pwedeng every month lang, saka sila mong prepare ng FS. Every transaction, okay, or every day, every end of the day, na-update agad yung records nan, okay? Yung FS na-update agad because of this. So, ibig sabihin para siyang automated, no? Parang pag nag-journalize ka, updated na yung records mo. Updated na yung balance sheet, updated yung income statement, and so on. Okay? So, ito yung mga ginagamit, lalo na yung mga, for example, video, ang dami niyang branches. Okay. Ayan. So, sa syempre, in real life, huwag ko mag-expect na may mga, ano pa, mga manual recording. Hindi. Worst case nga, baka Excel yung ginagamit, di ba? So, ayan. Pero usually, ginagamit SAP ERP or QuickBooks. Okay? Since si BDO, okay, ang sophisticated yung accounting system niya, no? Mukha okay naman. We can see na for information and processing systems. Okay, check na check, di ba? Low risk. Okay, low risk si BDO. Diba? Mukhang okay yung, so far okay yung assess level of control risk ni BDO. Ah. Okay? Napapahaba na yata kwento ko. Yung pagsasagot natin ng problems, mas mabilis lang yan. Okay? Next. Actually, ano lang naman yan. Eh? Five lang naman yan. So, dalawa na lang tapos na yung ano ko dito. Kwentuhan natin. Okay, next component na i-consider natin is basically, ano yan? Crime, di ba? CRIM, monitoring. Okay, number four, monitoring. Oh, basically, yung monitoring lang is basically assessment lang yan. Assessment, okay, and improvement of internal controls. Yan lang ibig sabihin ng monitoring, improvement of
internal controls. For example, in-implement ni management yung internal controls, syempre dapat every now and then, i-monitor niya, i-assess niya kung ano pa yung mga pwedeng improve. Okay? Siguro, nakikita natin, si yung IT steering na yan, pwedeng siya yung in-charge dito sa SAP, okay? Si IT steering. So, makikita natin, since okay naman si audit committee, mapapansin natin, siguro okay din yung monitoring niya, no? Every now and then, ina-update naman niya yung effectiveness, ina-assess niya effectiveness, and then if hindi effective, madadagdag ng internal controls or improve internal controls. Okay, yun ang ibig sabihin ng monitoring. Let's say okay naman yung monitoring ni BDO. So, check tayo dyan sa monitoring. Number five, last one, is crime, di ba? Actually, ano to eh. Dapat. So, control activities lang dapat to. Control activities. Siyempre, para maging crime, lagyan natin na existing. Ayan. O, di ba? Existing control activities. Okay. When you say control activities, iyan yung, ito yung by definition, no? Control, these are control policies and procedures. Okay. Control policies and procedures. Okay. That are necessary. Okay. Ayan, control policies and procedures. Bigyan ko na kayo ng enumerate muna natin. Under control activities, meron tayong 4. Okay? A na lang. A, physical controls. Okay? Physical controls. For example, ano ba yung mga physical controls ni BDO, branch, ni banko? Example nun, yung, di ba yung cashier meron siyang cash box? Tama? Hindi basta-basta makukuha niya yun. Nung nagde-deposit. Diba? May mga guard din doon. So, sobrang secure doon. Ano pa? Vault. Okay? May mga vaults pa doon. Nakita nyo ba yung malaki mga vaults na yun? So, doon nilalagay yun every end of day. Tama? Yun yung example ng physical controls. So, makikita natin. And then, also pala class no, sa vault. Kasi nag-ano ako dyan eh. Nag-audit kasi ako ng banko, no? Isa sa mga controls nila dyan sa bank. Bawal isang tao lang pupunta sa vault. Dapat laging dalawang tao yan. Okay? Hindi ka pwede pumasok doon mag-isa. Dapat lagi kayong dalawa. Alright? So, yun. Form of internal control dyan. Ano pa example? Siyempre, yung mga vaults na yan. May mga password dyan. Tama? Heavily protected yan. Yun example ng physical control. So, when it comes to physical controls, check na check si BDO. Okay? Parang pinopromote ko si BDO. example lang. Okay, physical controls. Next naman is segregation of duties. Ito yung pinakasikat sa internal controls. Segregation of duties. Okay? Ano yung three duties na dapat segregated for an internal, for a good internal control? Sige nga. It starts with letter A, letter R, letter C. Ito yung mga duties na kailangan segregated in order for an employee or the management to not be able to perform fraud, for example. ARC, ano yung A? A is for authorization. R is for recording. C is for custody. Okay? Yan yung mga segregated na duties. Authorization, recording, and custody. Parang ganito yung class. Ito na lang magandang example, no? Recording and custody. For example, si teller, siya yung nagre-receive ng cash. Tapos siya din yung nag-journal entry. Oh, conflict yun. Tama? Hindi gagawin lang niya, pag naka-receive siya ng cash, wag niya i-record, wag niya lagyan ng journal entry. May fraud na doon. Dapat ibang tao yung nag-journalize. Nakuha niyan. Authorization. Kanina sinabi ko, basta mag-exceed ng gandong limit, dapat may ibang tao na nag-authorize. Nakuha niyan. So, dapat yung three na yan, properly segregated. Authorization, recording, and custody. Okay, yun yung segregation duties. Letter C. Okay, information processing controls. Ayan, yung mga ganito hindi mo maiintindihan sa PSA. Okay? Information processing controls. May two types kanya. No? Ang tawag dyan, application controls. Okay, application controls. Sulat nyo muna, ha? Application controls and general controls. Okay. Information processing controls. Okay, yun yung third control activity. Under dito yan, ha? Under control activities, number 3 is, or letter C is, information processing controls. Under dyan, meron tayong tinatawag na application and general controls. Actually, yung application and general controls na yan, i-discuss natin siya during IT audit. Okay, may IT audit ba kayo no undergrad? Tinuruan ba kayo na maayos yan? Doon na natin i-discuss. Huwag muna kayo kasi malilito kayo. Mag-introduce ako ng bagong concept. Baka malito na kayo. Ang dami ko na pwede sasabihin dito. Okay? But we will discuss this in IT audit. Kung boring yung audit theory,
Okay, meron pang mas maboring dyan. IT audit. Next time na yun. Okay, di ko alam kung paano siya ituturo ng maayos, pero next time natin problemahin yan, okay? So, for now, lagyan mo na asterisk yan, okay? Turo ko yan yung application general control soon sa IT audit natin. Number 4, or letter D, for control activities, performance reviews. Okay, performance reviews. Performance reviews, so basically, ano siya, titingnan mo kung si management, meron siyang example dito, yung variance analysis, actual versus budget. Okay? Yung expected ba ng interest income, yun ba yung actual interest income or interest expense, yun ba yung actual interest expense? What else? Forecasting. Okay, yung forecast ba natin for 2019 or 2020, gaano ba yung kalayo sa actual results? So, yun yung mga i-consider natin, alright? So again, under control activities, meron tayong physical controls, yun yung mga access, passwords, security, yung cash, okay? Segregation of duties, authorization, recording, custody, information pricing, sa IT audit natin didiscuss yan. And performance reviews, basically, titignan natin yung variance analysis yan and forecasting, okay? Or projections. Ayan, so yun yung five na components, control environment, risk assessment, information communication systems, monitoring, and existing, para maging crime, control activities. Okay. So, yan yung mga, i-consider mo pag nag-ano ka, understanding and of the design and implementation of internal controls. Alright. So, ayan. Yan ang tawag natin dyan. From this, masasabi natin na, okay, so after considering these areas, these components, masasabi natin yung control risk ni BDO is low. Okay? Pag control risk is low, tingin ka dun sa first part ng lecture natin for today. Ano yun? Pag control risk is low, ano yung gagawin natin ng strategy in audit? Okay, pag control risk is low, below maximum, tama? Magte-test of controls tayo, and then substantive testing. Ang tawag natin dun is combined audit approach. Yung TOC natin will be discussed next meeting. Okay? Pag naman at maximum, in-assess natin yung mga components na yan, tapos mataas yung risk, then diretso substantive testing tayo. Pero since mababa yung control risk, TOC muna tayo. Okay? Let's go to our handouts for today. Easy na yan since naintindihan natin yung about internal controls. Okay? Pero break muna tayo. Coffee break.